Hello po sa mga taga-Dumaguete. Thank you po sa mainit na pagtanggap. And I'll see you again soon. Hello po sa mga taga-Dumaguete. Thank you po sa mainit na pagtanggap. And I'll see you again soon. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito yung mga may init at talagang pinag-uusapan po ngayon ng mga netizen, mga kaldab. Pero syempre, bago po tayo magsimula at bago natin ituloy yung update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos mong panoorin. At eto nga po yung kumakalat ngayon na talagang napakaganda at talagang masasabi natin 101% na pumapabor na po sa atin. May mga issue po ngayon na pumutok again sa mga nagbibigay ng mga balita sa tabloids, mga article na sinusulat na hindi naman po lahat pala totoo. Paunti-unti na pong nagkakabistuhan, mga kaaldab, na huwag nyo na po daw ubusin ang oras ninyo sa mga isinusulat po na balita o mga article at mga binabalita po. Hindi po daw talaga lahat ng mga binabalita sa showbiz totoo. Real talk, mga kaaldab, base na rin po ito sa isang pahayag ng isang sikat na sikat, mga kaaldab, sa kanyang mga sinasabi sa social media. Ito yung pinag-uusapan, tapos ang sabi nga po nila, Aldab daw po yung unang malilintikan. Ako daw po yung unang maapektuhan kapag sinabatas na nga po ang fake news. Nire-remind ko lang po sa inyo, ha. Napakasimple lang naman po ng pinapaliwanag ko. Siguro kahit bata po, maiintindihan to. Bakit hindi po kaya pumunta si Richard Polkerson at si Maine Polkerson sa Itbulaga? Doon wala pong interview na magaganap. Doon wala pong taong kumbaga magtatanong po sa kanila. Sila po mismo ang magsasalita sa loob ng APT. Bibigyan sila ng isang oras, kalahating oras, para lang magsalita, para lang sabihin, ipagsigawan sa buong mundo na wala po silang relasyon ni Mengay. Tatapusin na namin tong Aldab at wag na po kayong umasa na maibabalik pa po namin ang Aldab o magkakaroon po kami ng teleserye o pelikula. Real talk yan, mga ka-Aldab. Yan po yung hinihintay namin na sasabihin at gagawin po ng dalawa. Pero hindi po kasi yun ang ginangyari. Hindi po ba? Kung matatandaan nyo yung interview ni Alden, ang Aldab hindi naman nawala, nandyan lang yan eh. Mag-aantay lang yan ng tamang pagkakataon na kapag nakakuha naman daw ng tempo, magkakaroon pa rin po o magsasama pa rin po sila ni Mengay o ni Maine. Ganon din naman po yung sinabi ni Maine. Hindi po ba? Magkikita pa rin tayo sa finish line. Sa mga sinasabi po nila, wala pong direkta na sinasabing wala na, kumbaga tapos na, wag na kayong umasa, etc., etc. Di po ba? Sa kanila naman po nang galing yun eh, at hindi naman po namin hiniling na kumbaga sabihin yun para malipat yung simpatya, para masabi na kumbaga kami yung mas papaboran. Real talk to, mga kaldab, sinasabi ko lang po ito para po dun sa makukulit sa mga taong dumadaan sa channel ko, sa sinasabihan ako na pinapaasa ko lang daw po yung mga mamis, mga titas, mga senyor, wala na naman daw pong Aldab, tapos na yung Aldab, tinapos na to nila Mengay at Isoy, kumbaga wag na kayong, yun nga po yung sinasabi ko na hindi po nila maintindihan. Parang kada paliwanag po natin ang pambato nila yung mga ganyan. Okay, so fake news ka lang. Saan nga po ba tayo nagkaroon ng fake news? Kasi kung tutusin, kayang-kaya na po itong gawin ni Mengay eh.
kayang-kayang gawin na rin to ng ilan legit dabber cards. Sina Alden, di po ba? In-interview, pero wala po talaga siyang sinabi. Bakit hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Mengay? Taliwas yung sinabi niya sa sinabi ni Mengay. Doon pa lang parang mapapaisip na kayo na parang may mali. Parang hindi ito dati, o parang hindi po ito katulad ng dati na si Alden mabilis na sumang-ayon kay Mengay. Mabilis siyang totoo yun, di po ba? Parang yung naging interview nga po sa Davao at sa Cebu, parang ano eh, yung tipong may nagko-control. Kasi doon napunta yung tema eh. Mahirap po talagang pag kinokontrol ka ng mga tao. Ibig kong sabihin, ang manager mo, ang management mo, sinasabi nila na ito yung gagawin mo. Parang scripted na may kumbaga wala kang babasahin, di po ba? Kaya nga po nagko-control, ibig kong sabihin, hindi siya gadadaan sa scripted, pero sasabihin niya yung naaayon sa gusto ng management, hindi po sa gusto niya. Kaya nga po yung mga nagre-react na lang, galit na galit, napupunta sa channel natin, o paasa ka na naman Mr. Destiny, eto yung sinabi ni Alden. Wala naman pong pinunto ron si Richard Polkerson, di po ba? Siguro naman po napanood niyo yung mga sinasabi niya, napapakinggan ninyo o nababasa ninyo yung mga wala pong eksakto, di po ba? Kasi dapat sasabihin niya, oh, totoo yan, totoo yung sinabi ni Mengay. Parang napakasimple lang, wala kaming anak, hindi kami naging kami, lab team lang yun. Pero bakit wala po naisulat na gano'n na sinabi ni Alden, na hindi po talaga tumutugma sa sinabi ni Mengay? Di po ba? Doon pa lang mapapaisip na talaga kayo eh. Kaya nga po nag-aantay kami na baka sakali magsalita si Richard Polkerson sa APT at sabihin niya, o dalawa po sila ni Mengay na magsalita, na tatapusin na namin to, tapusin na, wala na pong Aldab. Sa mga fans po ng Aldab na nanonood ngayon dito sa 8 Bulaga, alam nyo naman na kung saan dito po talaga unang pumutok ang Aldab, dito ang unang nagbigay buhay sa dalawa. Bakit hindi po magawa nila Mengay at Isoy? Bakit hindi ito masuportahan ng 8 Bulaga? Kasi alam po nila yung katotohanan. Di po ba dapat kung sino po talaga yun unang nagpaputok, eh siya po dapat talagang una rin magsasalita. Pero wala eh. Di po ba? Kahit anong gawin natin, wala po talaga eh. Pero syempre, maraming bulag at bingi sa katotohanan. Kaya nga po, pagka nagkaroon ng mga kasong fake news, alam na natin kung sino yung unang tatamaan. At hindi po si Mr. Destiny yun. At hindi po Aldab yun. Yun po yung mga gumagawa ng patong ulo, putol kamay, edit-edit. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung fresh update natin. Ha? Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga video na ibabato pa po natin mamaya.